na nga, it's Mongo Day Friday! Iyahanda ko na nga yung mga pansahog natin sa munggo. At yun nga lang, yung dahon ng malunggay natin, yan na lang ang natira at nailigtas ko. Nasira na yung iba. At pork ang ipangsasahog natin ngayon. Pero lalagyan ko na lang ng shrimp cubes para malasa. Yan, nagpainit na rin ako ng mantika sa kawali. Ready na mag-gisa ng sibuyas, bawang, kamatis. Napaaga nga yung bili ko ng malunggay kasi dapat nung isang araw ko palulutuin yung munggo. Kaya lang, may mga natirang ulam pa kasi, sayang naman. Kaya inuna na lang muna yung maubos. Lalagyan ko na rin ng paminta, pati ng asin para kumapit na sa karne yung lasa. Kaya na nga, nagba-brown-brown na yung ating karne. Kaya naman, idadagdag ko na yung naluto na natin, napalambot na natin na munggo. Dadagdagan ko na rin ng tubig para sa sabaw. Tapos kinover ko at ayan na nga, kumukulo na ang ating munggo. Pwede nang ilagay ang sitaw. Nilagyan ko nga din pala ng shrimp cubes para kahit walang sahog na hipon, malasa pa rin siya. Lasang shrimp! At tingin ko, pati yung sitaw natin malambot na. At mabango na rin. At nilagay ko na rin yung kakapiranggot na malunggay na nasave natin. Sana maglasa siya. And for our final touch, pwede ba namang mawala ang chicharon? Pero di ko nilagay lahat kasi baka masyadong maalat. Mga kalahati lang ng plastic na maliit. Ayan na nga, totoo na to. Munggo Friday na. May munggo na tayo. Tapos may atsara din ako dito. O, perfect na! Eto, magluluto na naman nga ako. Naisip kong lutuin yung nabili kong breast chicken. Eh, syempre, ano bang naisip kong lutuin? Kaya sa prito lang, eto, feeling ko mas healthy itong naisip ko. Lalagyan lang natin siya ng pickle. Pickle relish. Pero nag-ready na rin ako ng sibuyas, bawang, at lalagyan ko rin siya nung bell pepper. So, madaling-madali lang tong lulutuin ko ngayon. Bagay ito kapag nagmamadali ka, papasok ka, o kaya nagmamadali kang maghanda ng ulam sa mga bata, pwede na to, mabilis lang.
Heto na nga, magpapainit na ako ng mantika sa kawali. Para masimula na natin agad, di ba? Pagsasama-samahin ko lang naman yung mga ingredients. Gisa ng konti ng bawang, ng sibuyas, pati yung bell pepper. Tapos, ilalagay ko lang yung pickle relish doon sa taas kung saan ko ipapatong mamaya yung mga manok. And parang ganito, ni-spread out ko lang. Tapos nga, ilalagay ko na isa-isa yung mga hiniwa kong manok sa taas. Ayan nga, wala nang social distancing dito. Pagkakasyahin na natin lahat sa pan. Magsiksika na sila lahat dyan. Tapos, lalagyan ko na rin ng paminta at pati na rin asin. Tapos, i-cover lang natin hanggang mag-simmer, hanggang maluto yung chicken. Ayan na nga, na-absorb na ng chicken yung lasa. Halu-haluin lang natin, halo ng halo ng halo. Ayan na nga, luto na. So, lilipat ko na sa lalagyan para makasimula na tayong kumain. O, diba nga, umuusok-usok pa ang bango-bango pati. Ayan na nga, ready na ang ating chicken with pickles. In fairness, ang sarap niya, bet na bet ko to. Naisip ko nga rin partneran yung chicken natin ng mixed veggies kasi nga, mas maganda kung balanse, diba? Pag talaga napupunta ako sa grocery, mahilig akong bumili ng mixed veggies sa grocery. Para kapag wala kaming gulay o walang partner sa ulam, sa main dish, kahit papano, pwede ka nang mag-stir fry ng kahit ganito lang. Sinahog ko nga lang yung natirang nuggets ng almusal at saka yung natirang itlog. O, diba? Talo-talo na yan. At lalagyan ko na rin siya ng oyster sauce pampalasa. At
At syempre, lalagyan ko rin siya ng paminta. Di ko na nilagyan ng asin kasi yung oyster sauce palang malasa na. Eto, pwede na to. Lipat na natin sa lalagyan. Oo, init. Tumuusok pa. Ayan nga, may stir fry veggies na tayo. Paano ba yan? Gutom na tayo. Mainit na kanin na lang ang kulang. At laban na to. Kaya next time ulit guys ha, samahan niyo ulit ako. Bye! Thank you! Kain na!